May pagkaseryoso rin itong si Ben, pero hindi kamukha ng kuya niya. Si Aida, pinakamasaya? Basta pinag-isip para si Aida. Oh, na tayo rito. Matatandaan mo? Dito nag-birthday si Aida nang lumipat tayo. At napapanaginip ko pa noon ang kanyang debut. At naisip ko na ang gagawin kong gamit para sa kanya. Ang buhay nga naman. Bakante ngayon ang itas ng bahay roon. Hindi ba dahil sa mga bata kung kaya tayo umalis sa gagalangin? Gusto mo rin naman tayong umalis doon noong lumaki ang mga bata, di ba? At nang malapit pati sila kamo sa eskwelahan. Naisip kong umutang nga tayo at ipatayo natin ang apartment na ito. Unang-unay dahil dyan. Malayo nga sila roon, pinaupahan na lang natin ang bahay roon. Di ba't mas nagustuhan ng mga bata dito? Oo nga, Regina, pero... Dahil sa pagtanda natin, wala naman tayong mga kasama, patay na rin lang ang ating mga magulang, naisip kong maari na tayo rito. May apat na pinto na tayo rito. Tamang-tama ka ko. Magkaasawa man ang mga bata, magkaanak man sila, hindi rin tayo magkakalayo-layo. Tigi-tigisa ka ko sila ng pinto. Isa kay Aida, isa kay Ben, isa sa ating dalawa. Hindi tayo magkakawalay-walay. Ganyan ang naisip ko noon, Ana. Ewan ko nga, Regina, pero kung minsan ngayon naisip ko, kahit saan yata tayo pumunta, sinusundan tayo ng trahedya. Hindi naman tayo sinusundan, Ana. Mabuti pang sabihin mong dahil sa mga pagkakataon o kondisyon ngayon, ibang-iba na talaga ngayon. Aywan ko rin, Ana. Aywan ko. Naubos na nga pala ang gamot ni Aida. Regina, yung tranquilizer. Magpabili tayo. Sino ba ang ating pabibilhin? Si Tony? Pabilhin muna't gabi na. Malapit na siguro mag-alas 9. Gabi na pala? Akala ko ba'y napapagod ka? Tony! Sandali po! Inakabit ko lang po itong daylight. Ano ba ang napapansin mo kay Aida? May pagbabago ka bang nakikita? Hindi ba parang lumalala? Ang sabi naman ng doktor ay may shock pa siya hanggang ngayon. Totoo raw na nasindak si Aida. Kung sa bagay, medyo nawawala na ang margas ng dagok sa kanyang mga pigi. Talaga sigurong hindi ka makakabangon kapag dinago ka roon. Iyan ang sugat at galos, magaling na. Ang ikinakatakot ko ay ang kanyang nervyos. Lalo siya naging nervyos niya yata. Lagi kaya niya naalala na nangyari sa kanya? Ganun ba yun? Hindi mo lang may naluloko sa ganyan? Hindi naman siguro, Ana. Mahusay ang gamot na ibinibigay sa kanya ng doktor. At sabi sa ospital, magaling daw ang psychiatrist na tumitingin sa kanya. Talaga raw isa sa pinakamahusay rito sa Pilipinas, sabi rin ni Tony. Naaalala ko kasi yung kapitbahay natin sa gaganangin. Iyon bang anak ng kapitan na dinala sa biluna at ipina-electric shock? Namuti raw talaga at tumikot ang tautauan ng mata. Bumuhula ang bibig. Pero iba naman siguro yun. Tiyaga ang kailangan natin, Ana. Kaya habaan ko ang aking bakasyon. Mahusay. Siguro iyong likidong tranquilizer na inihalo sa pagkain niya. Biro mo iyong tira niyang pagkain sinubok kong ipakain sa kay Sultan noong isang araw. Nakatulog ang pobreng aso. Iyon naman daw ang kailangan, sabi ng doktor. Ang humupa ang kanyang nervyos. Sa Linggo, sa makalawa, ang punta ulit dito ng doktor. Malalaman natin kung kailan ipasok ulit sa ospital si Aida. O ano, si Tony nga pala. Iyong gamot, Tony! Bumili ka na ng gamot, Tony! Nasa tukador ang pera! Apo! Ay! Lagi na maglalabas ng Tony niyan. Hindi mo ba napapansin, Regina? Ay! Apo! Hindi! Bakit? Boom! Ewan ko, yung lagay na iyo'y palakad na. Boom!
Ugali lang talaga niyan ang maglakad, Ana. Oo nga, pero gabing-gabi na akong umuwi. Susi ang ginagamit. Itanong mo kay Ben. Ayan si Ben, oh. Baka naman nagpupunta sa klase niya riyan sa kabilang kanto. Ewan ko. Sino na tanongin mo? Sila'y magkakwarto. Kaya lang nag-aala ako. Alam mo na ngayon, ikaw rin ang may sabing iba ang kondisyon ngayon. Sige nga ba? Sa atin ba yun? Tingnan mo nga. Oy, Benjamin! Nariyan po ba si Mrs. Calderon? Opo. Sino po sila? Si Mayor Regina. May kasama. Ano ba yung kailangan? Baka ayusin ka. Gusto raw po kayong makausap inay. Bakit daw? Ewan ko. Good evening po. Good evening. Magandang gabi ho naman. Napadaan kami niyo. Maupo kayo. Ah, Mrs., ito nga ho pala si Concejal David. Kilala mo? Attorney David. Anak ho ninyo, Mrs.? Hi. Ako. Gwapong bata, ha? Listo. Listong bata. Hindi basta-basta nagpapapasok. Maupo naman kayo, Mrs. Kami naman ni Concejal ay ngayon lang napadalo sa inyo. Siya nga naman, Mrs. Maganda ang apartment nila. Tignan mo ang Japanese painting nila. Concejal, di ba na, ganyan din ang nabili mo sa Tokyo? Masino pa ang kanyang apartment, Mayor? So, ito sasabihin ng komadre mo na cozy. Malaki siguro ang upa ninyo, Mrs., sa apartment na ito. Sa amin ho ito. Inuukupa lang namin ang unang pinto. Dispensa, Mrs., dispensa. An honest mistake. Tignan mo nga naman, Concejal, sa kanila pala itong apartment na ito. Narito ang aming apartment. May bahay kami sa gagalangin. Pero pinauupahan namin. Grocery ang silong. Mukhang pamilyar sa akin ng Calderon. Saan probinsya kayo, Mrs.? Lihiti mo akong taga Maynila. Ang mister ko ay taga Nueva Ecija. You are now a widow? Go. Bueno, kami ay medyo ginabi, Mrs. Dahil sa nanggaling pa kami dyan sa may squatter area dyan sa may highway. Wise din naman ngayon ng mga leader. Alam na election sa Nobyembre ay saka magre-represent sa akin. Huwag ko lang silang ipatapon. May nagmamakaawa na riyan, may umiiyak na riyan. At ako, anong magagawa ko? Mahabagin nga ako siguro. Paano ko pa makakatanggi niyan? Marami rin silang botante, Mayor. Hahaha. Hindi naman. Ang lagay na paraan nga kami roon, kaya ginabi kami sa pagsadya sa inyo. Para ipaurong ang demanda sa akin, Mayor? Para tayo magkausap, Mrs. Action. Ang totoo niyan, Mrs., si Judge Joaquin ang nagmumukhang magkausap kayo na kung ako ang tatanungin, ay siyang pinakamabuti. Bilang ng inyong kumadre, di ba, Mayor? Go. Mahusay pala kayong magpaalam sa mga salita, Pansel. Go. Mrs., kami nagparito unang-una para magdiskargo. Alam kong mabigat itong aming inilalapit sa inyo. Kaya naman ako'y mapagkumbabang na parito sa iyo. Upang ang wika ngay ihingi ng tawad ang ginawa sa iyong anak. Ganoon pala'y bakit hindi natin ipaubaya sa husgado? Si Mrs. Kayo ba'y may anak na babae, Mayor? Alam ko ang itatanong ninyo. Mayroon, tatlo. Paano kung isa sa kanila ginawa iyon? Paano kung ang pinakamamahal ninyong tatlong iyan ay dinahasa ng aking anak? Natural namang mararamdaman ko ang katulad ng nararamdaman ninyo ngayon, Mrs. Hindi ko itinatanong kung ano ang nararamdaman ninyo. Ano ang gagawin nyo? Tatik ba kayo? Magdedemanda ba kayo? Ano ang gagawin ninyo? Kung sa bagay, sino nga ba naman ang matapang na mga ahas na mayor kayo, pero halimbawa, kayo ang nasa katayuan ko.
Sa gitna ng angle natin tingnan, Mrs.